Hi guys! Ayan, nakaligo na ako. Dahil meron naman tayong isa pang estudyanteng papasok ngayong hapon. Buhay nanay! A few moments later. Ayan guys, galing ako sa labas. Tatlakad ako para makapunta dun sa bilihan ng ulam. Bumili ako nitong fish steak. Bangus boneless steak. Ayan. So, ulamin ng anak ko yan. Napapasok ng tanghali. Kasi maaga siyang kakain ng tanghalian. So, ito, Pico, kainin natin. Ito tayo sa room. Relax, relax po na tayo dito guys. Maya-maya kikilos na yung aking estudyante. Kakain na siya ng lunch. Pre-prepare na para makalis na siya ng 11. Dahil 12:30 ang kanyang pasok. So, ang biyahe, 1 hour. So, at least meron pa siyang 30 minutes na grace period. At hindi siya hingal na hingal pagdating sa school. 2 inches later. Oh, di ba? Ang pogi. Dito ka, nak. Picturean kita dito. Ayan. Patayo tayo. Ayan. Smile. Mochalichet. Ganun man dyan. 1, 2, 3, smile. Mochikoy. Ayan, may papasok na naman sa aking Junakis. Kaya itong aking aso. Nakabantay na naman. Ayan, papasok na yung anak. Kuya, Pepe. Babay na tayo. Kuya, ano ha? Message ha? Ingat ka, Luya. Nasaan ka na? Pagdating mo sa school. First time lang niyang pabiyahe ng mag-isa. Mo, pag nasa school ka na, sa Manila. Kaya, kaba-kaba ang aking, ano, tip-tip. Muna na naman tong aso ko. Ayan. Ingat, Loy! Bye-bye! So guys, nakalis na yung isa ko pang estudyante na pumapasok din sa Adamson University. So first time lang po talaga niyang babiyahe ngayon ng mag-isa. Kasi before, lagi siya sinasamahan ng kuya niya para masanay siya. So ako, kinakabahan ako talaga. Pero sabi ko ko, PM-PM lang siya, niloadan ko yung phone niya para may update ako kung nasaan na siya. So, ang hirap-hirap ng ganito pakiramdam no, kapag yung anak mo nalalayo sa'yo tapos alam mong hindi pa siya ganun kasanay umiyahing mag-isa. Pero alam ko, kaya niya. Kayang-kaya niya. May tiwala ako sa anak ko kasi magaling mo. A few moments later. Yan, punta tayo dito sa ating sampay. Kunin natin itong mga dilabhan ng biyenan ko kahapon. So, yan ay tutupiin ko ngayon. So, yan ang ating mga tupiin. Pero bago ko gawin yan, kakain muna ako ng... So, yan guys, nakatapos na ako sa aking lunch. Habang nag-charge din ako ng aking cellphone. So, magtutupi na tayo nito mga damit na nilaban ng aking pumbiyanan kahapon. Kunti lang naman to guys. Kasi every other day naglalaba yung biyanan. Kasi bawal pa akong maglaba. Yun talaga yung pinaka pinilin sa akin ng doktor. So, hindi ako talaga pwedeng maglaba talaga. Mamalansya. Yung trabaho mabigat. Kasi kailangan ko talagang magpahinga.
So, mga ganitong-ganito lang na medyo magaan lang. Lang yung pwede natin gawin. So, huwag tayong matigas ang ulo. And, update. Tomorrow, pupunta na po ako sa USP Hospital kasi nag-message na po yung aking kong doctor. Malalaman na po namin bukas kung ano yung planning o yung naging decision ng mga doctors na umawak sa akin about my operation. So, malalaman namin tomorrow kung ano yung mga procedures na dapat pang gawin o yung schedule o yung decision na nila o yung tamang dapat gawin na treatment sa akin. So, pray for me guys na nawa wala na po talagang nakita na kahit na ano pang kadadagdag sa problema sa akin po CT scan and MRI. Pero, nung nag-message naman po kami, and asking why kami pupunta, sabi naman po ay nothing serious. So, as always, asking for your prayers na maging maayos na po ang lahat at masimula na po yung treatment na gagawin sa akin. Kung need po ba akong operahan o i-chemotherapy o kung may iba pang gagawin, sana po masimula na para at least, di ba, makampante na tayo at hindi na ako kakaba-kaba yung hope ko na matapos na itong kalbaryo ko sa aking kalusugan. Napakahirap po kasi talaga guys kasi limitado lang yung kilos ko talaga kapag may sakit ka, lalo na kapag may cancer ka, so maraming bawal. So hopefully, masimulan na siya para makampante na rin po tayo. Makakilos tayo na ng normal. Kasi na yun, regular class day na ng mga anak ko, kaya kailangan nila ako talaga dito sa bahay. Hindi rin naman kasi kakayanin ng ganyan ko lahat ng trabaho dito. So, kailangan natin tumulong. Pero hinay-hinay pa rin siya. Huwag magpapakapag. So, after this naman guys, matutulog na ako dito maghapon. Kasi nga, mga anak magdadatingan na mga 5 na, 6 na. So, pagkagising ko, aasikasuhin ko na lang yung dinner namin. Napakain ko na rin naman yung aking doggy. Yan. Ganito talaga ang buhay nanay. Wala tayong katapusan sa ating pong trabaho sa bahay. At hindi po ito biro. I'm blessed and thankful na nagampanan ko ng maayos yung pagiging nanay ko sa tatlong anak ko. Alam kong napalaki ko sila ng maayos, na mabuting tao, na mababait na mga bata. At sila po ay mahuhusay sa kanilang pag-aaral. Kaya nakaka-proud po bilang magulang, bilang po ako, syempre yung papa nila na nagtatrabaho sa ibang bansa, nagsasakripisyo na malayo sa amin para lang kumita ng pera at maibigay yung pangangailangan namin. Sobrang proud kami as parents sa tatlong anak namin. Kasi very responsible sila, matured, so alam nila yung mga dapat nilang gawin na hindi na kailangang utusan pa, diba? Less kami doon, kaya thank you kay Lord. O kahit na tayo ay may karamdaman, masarap pa rin yung pakiramdam na nakikita mo yung mga anak na sa maayos na kalagay. So yan, tatapusin natin ang ating pagtutupi guys.
Then pagkatapos ito, ilalagay ko na ito sa mga drawer namin. At tapos na tayo guys sa gawain natin, pwede na tayong magpahinga. So tinawag ko na yung aking aso dahil kami ay magpapahinga parehas. Ako'y matutulog maghapon dahil ang uwi ng aking mga anak ay 5-6 pa. So yun na lang yung aasikasuhin natin yung ating dinner. So syempre para masarap-sarap naman ang ating tulog, magbubukas tayo guys ng aircon. Ayan. Syempre ang aso ko nandito rin dahil gustong-gusto dito na naka-aircon. O, sasampak kita sa taas. See you again later, guys. I-charge ko muna yung cellphone ko. Okay, bye-bye!